Hello everyone at welcome po sa aking channel. This is Coach Jared. Today is January 19, 2021. Maraming pong salamat sa inyo pong pag-join. At huwag niyo pong kakalimutan mga Tower Guys no, mag-like, mag-share at mag-subscribe dito po sa ating channel para lagi po kayong ma-update sa mga nangyayari dito po sa ating bansa mga Tower Guys. Also po, ano, kung first time niyo po sa aking channel, pa-click din po yung subscribe button. Pa-click din po sa tabi nun yung notification bell para tsaka yung all notifications para po malaman nyo pag meron akong mga bagong ina-upload dito po sa ating channel at kung meron akong bagong schedule ng live. Ayan na nga. At wag na wag nyo rin pong kalimutan mga Tower Guys, supportahan ang ating supporter, si Wonderfully Made. Isa po siyang business na gumagawa po ng customized gift boxes para po sa inyo. Okay, ang ginagawa po niya, siya po ang naghahanap ng mga ireregalo para sa inyong mga minamahal. So, kung meron po kayong gustong regaluhan ngayong Chinese New Year at Valentine's, mga Tower Guys, tulad po ng ganito, wallet, tsaka ano ba to? Hindi ko alam kung ano yan, sorry. Ayan, wallet or mga wine mugs, ayan. So, punta lang po kayo sa kanyang Facebook at Instagram store using the username at wonderfullymade.ph. Meron po yan sa Instagram at sa Facebook. Ito po ang kanyang Facebook page. Pwede po kayo pumunta dyan para mag-shopping. Also, pwede rin po siya i-email sa makeyourwifebusy@gmail.com. Puntahan po natin sinabi ni PRRD yesterday tungkol sa ABS-CBN. Puntahan po natin yan. Yan. Ito po ang sinabi ng Daily Tribune today, January 19, 2021. Duterte to ABS-CBN and other firms. No franchise until your misdeeds are settled. Malaking issue to mga Tower Guys kasi sinabi to ni Pangulong Duterte habang nagko-conduct ngayon ng hearing tungkol sa utang ng ABS-CBN sa DBP. Ayun na nga. So puntahan po natin yung balita tungkol dyan. Okay? Sabi po ni Pangulong Duterte, President Rodrigo Duterte on Monday night, warned he would not recognize any franchise granted to a company until it had settled its obligations and paid for its supposed misdeeds to the government. Malaking naman to, malaking kasabitan na naman to sa ano na ABS-CBN kasi alam naman natin 'di ba last year July May June July nag-umpisa ang hearing tungkol sa ABS-CBN franchise. At ang nangyari po sa hearing na yon, eventually, nung July, nag-ruling ang ating Committee on Franchises tsaka Committee on... I forgot the other committee. Dalawang committee yun sa Kongreso eh. Nag-ruling sila na hindi bigyan ng franchise ang ABS-CBN. Dahil hindi mo nabigyan ng franchise ang ABS-CBN, nagwala ang mga empleyado nito, nagwala ang dilawang... ang mundo ng mga dilawan, no? Dahil hindi nga nabigyan ng franchise. So, ito na nga, no? This year, yesterday inumpisahan yung hearing sa ABS-CBN tungkol naman sa kanilang mga unsettled debts. Okay? Tulad ng sa DBP. Nasaktuhan. Nung nagsalita si PRRD nung gabi, yun na nga ang hearing nung Committee on Good Governance ata, sabi ni I Love American Bullies. I Love American Bullies. Totoo yan. I Love American Movies. American Bullies too. Anyway, going back. So ayun na nga, no? Nagkaroon na nga ng hearing, hindi nabigyan ng prangkisa. Tapos ngayon nga pinag-uusapan yung kanilang utang sa DBP. Sabi ni Pangulong Duterte, there will be no opening, I assure you. Bakit po may malakas ang loob ni Pangulong Duterte sabihin yan. Unang-una po, ang ending po ng legislative franchises ay pupunta lagi sa presidente. Once again, ang franchise po is a law. Batas po yun, mga Tower Guys. Huwag po natin kakalimutan. And any and all law, dumadaan po yan sa opisina ng presidente. Pwede po niyang i-veto, pwede po niyang hayaan ito mag-lapse into a law, pwede po 'yan.
Pag vinito po niya, pwede lang doon lang po pwedeng ibalik sa Congress, at pag pinagbotohan po nila na ipasa po itong muli, doon lang na i-exclude ang presidente. So yun na nga. Kaya malakas ang loob ni PRRD sabihin to. Sabi niya, there will be no opening. Walang magbubukas. Kung until they settle their full accounts with the government. Ayun na nga. Pag nabayaran ng lahat ng pagkukulang nila sa gobyerno. Ngayon, ito yung hearing kahapon ni sa DBP. Ayan. DBP belies allegation it condoned loans from Lopez Group. Ang nangyari po kasi mga Tabber Gods, no, napag-usapan po natin to dun sa isa mga videos natin tungkol sa ABS-CBN. Na ang DBP ay nag-write off. Ibig pong sabihin, tinanggal po nila nang walang balik. Okay? Almost zero yung mga utang ng ABS-CBN. Ngayon po, pinag-uusapan po nilang muli. Iyang nangyari na 'yan. Iyong nangyari na 'yan. Ay nako. Iyong nangyari na 'yan. Anyway, going back. Sabi po ng ABS-CBN, syempre sa kanila tayo kukuha ng balita tungkol sa kanila kasi syempre biased sila pagdating sa kanila. Ayan. So, punta po tayo sa pinalita ng ABS-CBN. State-owned Development Bank of the Philippines, DBP, on Monday belied allegations that it condoned or wrote off loans from businesses belonging to the Lopez Group of Companies. So, ito na nga. Nag-uumpisa na yung hearing. May hearing na tayo tungkol sa pagkakautang ng ABS-CBN sa DBP. At ang sinabi po, ng ABS-CBN tungkol sa kaso nila ay ang DBP mismo ang nagsasabi na hindi daw ni-write off yung mga pagkakautang ng ABS-CBN sa DBP nung panahon na yun, 2006. Okay. Sabi, last year during a hearing on the proposed renewal of the ABS-CBN franchise, several administration-linked lawmakers said DBP needed to explain allegations it wrote off loans by the Lopez Group worth 1.6 billion pesos in 2006. Napakalaking halaga po ng 1.6 billion, mga Tabergans. Ilang vaccine na kaya mabibili natin dyan sa 1.6 billion human. During Monday's hearing, DBP President Emmanuel Herbosa said there was nothing irregular in the bank's disposal of the non-performing loans. Ibig sabihin, ito po yung mga loan na hindi nababayaran ng ABS-CBN at ang Lopez Group in general. Hindi lang po ABS-CBN, ng buong Lopez Group. And non-performing assets by the companies belonging to the Lopez Group. These NPLs and NPAs were dealt with in the regular course of business and disposed of by DBP pursuant to Republic Act Number 9182 entitled the Special Purpose Vehicles Act of 2002 as amended by RA 9343 and other applicable laws which authorize financial institutions like DBP to transfer NPLs, mga non-performing loans po, ibig sabihin po muli niyan ay mga hindi nababayarang utang, at non-performing assets, ibig sabihin mga assets, mga lupa, what have you, or na mga kinolateral na lupa or properties na hindi maibenta to SPVs or Special Purpose Vehicles created under the Act. So ano po ba ang nangyari dito? So kailangan po nating balikan ang kwentuhan noong 2006. Ito po 2011 pala. Bakit po 2011 ang balikan natin? Kasi po, nag-umpisa po ang investigasyon na yan sa DBP noong 2011. Dahil, ang gusto po nilang palabasin noong mga panahon na yon ay ang DBP ay may collusion o may pagpaplanong naganap sa gitna ni GMA at ng DBP para kuha ng pera sa ating mga negosyo sa Pilipinas. Yun po ang gusto nilang patunayan. And during this time, no, 2011,
Ang nakaupo po nito ay walang iba kung hindi si Noy Noy Aquino, na walang sinisi tungkol sa kapalpakan ng kanyang administrasyon kundi ang administrasyong Arroyo. Now, take note po mga Tabar Gods, and let me say this as early as now. Hindi ko po sinasabi na maayos po ang rehimen ni GMA. Hindi po yun ang aking sinasabi. Sinasabi ko lang po, wala akong ginawa si Noy Noy, maliban sa mag-PlayStation, at isisi lahat ng kamalian ng kanyang administrasyon sa administrasyon ni GMA. So, ito na nga. So, nag-imbestiga sila, no? Nang hawak po dyan is si Serge Osmeña at si Chofisto Gingona. Sila po ang nag-hearing ng mga panahon na yan. Dahil po, meron pong mga... What do you call this? Usap-usapan na si Roberto Ongpin na dating trade minister ay namigay ng questionable loan transactions. Questionable loan transactions. Kasama po dyan sa questionable loan transactions ang mga transaction ng mga Lopez noong 2006. Ayun na nga. So ano pong nangyari dun sa hearing po na ito? Siyempre, in-explain po ng ABS-CBN, ng Lopez Group pala na sinasabi nila, na inaudit daw ng COA yung mga dokumento nila noon. Inaudit daw yan. At wala raw nakitang irregularity, walang nakitang masama sa pag-transfer ng mga loan sa isang special purpose vehicle. Okay, mga Tabar Gods, ano ba yung special purpose vehicle? Ang special purpose vehicle po ay mga negosyo na ang trabaho po nila ay angkinin ang mga utang ng mga negosyo. Yun po ang kanilang punot dulo ng kanilang negosyo. Angkinin ang utang ng ibang mga negosyo, tapos yung debtor, yung may utang, doon na diretso magbabayad sa special purpose vehicle na yon, no? In this case, ang special purpose vehicle ay sana yon, Lehman and wala, nasa ilalim. Wait. Ay, hindi siguro dito nakasulat. Baka ibang article ko nabasa. Basta ayun, Lehman Brothers Asia. Yan yung pangalan ng special purpose vehicle na yun. Okay? Ngayon po, paano nangyayari yun? Paano inaangkin ng isang negosyo ang utang ng ibang tao? Ganito, pukwento ko po sa inyo. Meron pong article na isinulat noong 2011, November 7, 2011, sa Philippine Daily Inquirer. Ang weird kasi ang sinasabi ng DBP noong mga panahon na to, ngayon pa lang ngayon, wala raw silang ni-write off o wala daw silang kinundina na o pinayagan na loans na mai-transfer sa na mai-write off pala. O sabihin nating big deal po ang write off mga Tabar Gods. Bakit? Kasi parang ang trato diyan wala ka ng utang sa amin. Wala ka ng utang sa amin. Ganun po ang treatment diyan. So parang ang lumalabas dahil na write off o nawala ng quote unquote isinulat ng DBP na wala ng utang ang ABS-CBN sa DBP, natalo po ang taong bayan. Ayan, natalo po ang taong bayan dyan. So, ito nga po ang nangyari. Basahin po natin. Una, yung article ni Conrad Banal. Si Conrad Banal po, mga Tabar Gods, kilala po natin yan, lalo na po kung nanonood po kayo ng Karambola. Siya po yung isa sa mga co-host ni Attorney Trixie. Sa Karambola, yung lagi nakasombrero. Yun po si Conrad Banal. Nagsusulat po siya sa Inquirer dati, no? At naging topic po niya yung utang na itin-transfer ng ABS-CBN sa Lehman Brothers. Okay. Puntahan natin yun. Nandito siya sa article na to. Ayan, ito. Talk goes around in banking circles that the next round of Senate investigation noong 2011, yung pinag-usapan po natin kanina, na ang may hawak po is si Gingona at saka Osmeña.
over the DBP may feature some booby traps. Among them are the loans written off by DBP as part of the SPV law. So ito na nga yun. Remember that the Special Purpose Vehicle Law, the one designed to rid our banks of some of their NPAs or non-performing assets. Sometime in 2006, so no 2006 daw, DBP wrote off almost 10 billion of its loans as part of its SPV program. Ano po yung mga kasama dyan? One point, ito na yung issue ngayon ha, na pinag-uusapan. Kasama daw doon sa mga ni-write-off na yon ay 1.67 billion in DBP loans to the Lopez Group. Noong panahon na yon, mga Tower Gods, ang Maynilad po ay parte pa rin ng Lopez. Okay? Noong mga panahon na yon, bago po ito nabili ng MVP Group. Okay. Other Lopez Group companies that enjoyed the loan write-off bonanza in the DBP were Bayantel, na binili ng Globe, if I'm not mistaken, Central CATV, and Ben Press Holdings, ay 158 million. Ngayon, ang question ngayon daw, sabi po ni Conrad Banal, why were those accounts included in the SPV program? Bakit yun isinama? Bakit ho yun isinama? Nasagot ho ba ito? Hindi. Pangalawa, sino ang umareglo ng 1.6 billion na ito? Ito na. The plot thickens. Okay, punta pa po tayo sa isa pang article ng Inquirer. Ito po yun. DBP wrote off 1.67 billion in loans to Lopez Group. Sumulat po niyan ay si Neil H. Cruz, November 7, 2011. Halos sabay nilang isinulat. In fairness. Okay, so ganun pa rin po ang kwento. Merong loans na ang DBP na kailangan i-dispose. Ito na. Bakit daw ang Lopez? Because the loans granted and written off by DBP to various corporations belonging to the Lopez Group amount to more than 1.6 billion. In short, the government, bakit importante to? The government lost 1.6 billion to the Lopez. So umutang sila sa DBP, hindi na nga nila binayaran. Okay? Ipinasa pa nila sa ibang kumpanya. Ayan. Yet corporations formerly belonging to the group, particularly Meralco, have been reporting billions of pesos in profits. Bakit po importante na maintindihan po natin na kumikita si Meralco ng billions of pesos in profits? At the time, Lopez pa ang Meralco. Wala pa kay MP. Yun. So, nagtataka sila. Kumikita ng bilyong-bilyong piso ang Meralco, pero hindi nila binabayaran ang 1.6 billion na utang nila sa DBP. Ipinasa pa nila sa ibang kumpanya. So, ito yung listahan na yun. Yan. Mga Tower Gods, itong Ben Press Holdings, ngayon po, ito yung holding company nila, yung Lopez Holdings, if I'm not mistaken. Yan po yun. Ito pong Lopez Holdings, itong Ben Press, kung naisama po ito sa ibinigay ng DBP sa Lehman Brothers, ngayon naibalik na sa kanila. Naibalik na sa Lopez. So, ibig sabihin, hindi na nga binayaran ni ABS-CBN, ni Lopez Group, yung 157.95 million na ibalik pa sa kanya yung negosyo niya. Hindi, di ba? Putakan?
Mahilig sila sa shell companies at mga paper companies lang. Sabi ni James Joseph, Lopez Group of Companies. Ayan, going back. Okay, all of these companies belong to or used to belong to the Lopez Group. Ben Press Holdings, for example, is still operating, but the DBP has already written off loans given to it. Imagine. Hindi na Lopez dapat ang may-ari ng Ben Press Holdings, na ngayon ay Lopez Holdings, if I'm not mistaken. Hindi na sa dapat sa kanila yan. Dapat yan ay naka Lehman Brothers Asia. Pero ang nagpapatakbo pa rin ay ang Lopez. Galing. Kasi nga, ang pinasa lang naman ay ang utang, hindi yung kumpanya. Yes, tama po. Tama po yun, Ryuji Izumi Vlogs. Yun po ang sinabi ko kanina. Kapag na-veto ang isang batas, babalik to sa Kongreso at pwedeng i-overturn to ng Congress with a 2/3 vote. Okay? Next, tuloy natin yung kwento ng 1.6 billion na to. Kasi very, very intriguing. So, noong 2002, panahon po ito ni GMA, nagkaroon po ng bagong batas. Ang pangalan po niyan ay Special Purpose Vehicle Law. Na ang trabaho po nito, mga Tabber Gods, ay 1997 pala sinabi. Ang trabaho po nito, mga Tabber Gods, ay bigyan ng pagkakataon ang mga bangko na bitawan ang mga bad debts. Ano po yung bad debts? Mga utang na hindi gumagalaw, na hindi nababayaran. So, during this time, noong nagkaroon po ng ganitong pagkakataon, no, ang ating mga bangko nagkaroon ng SPV law. Ang ginawa po agad ng ng BPI, Rizal Commercial Banking Corporation, ay nagbenta na agad sila ng mga bad debts nila. Syempre para hindi nga naman sila mabaon. Si DBP, hindi nila ginawa 'yon. Hindi 'yon ginawa ni DBP until 2006. When it offered to sell its NPAs with a total value of 9.56 billion. Imagine, yung mga non-performing assets ng DBP dati umabot ng 10 billion. 2006 po ito. Hindi yung maliit na bagay ang 10 billion noong 2006. Actually, hanggang ngayon, hindi pa rin naman maliit na halaga ang 10 billion. Malaki pa rin siya hanggang ngayon. Pero, ayun na nga. Yung 9.56 billion na yan, ang ginawa nila, kasama dyan sa 9.56 billion ay ang utang na 1.6 ng Lopez Group. Yan po ang sa Maynilad. Ang ni-write-off po na amount ay 10.86 million. Bayantel na binili ng Globe. Ang utang po na ni-write-off nila ay 591.81 million. Diyos ko, nakakalula ang mga presyo. Sa Central Cable TV, 207.10 million ang ni-write-off. Ben Press Holdings, 157.95 million ang ni-write-off. Okay. Paano po nangyayari yan? Magbibidding po. Ang gagawin ni DBP para maipasa yung mga loans na yan, na bad loans. Ibebenta nila yan. So, bebenta nila yan through bidding. So, ito na nga ang nangyari. Okay? In a report to the DBP Board of Directors on October 11, 2010, yung kanilang COO, Chief Operating Officer Edgardo F. Garcia said, write-offs, mga Tabber Gods, specific write-off ang nakasulat. The write-offs from 2004 to 2009 amounted to 5.3 billion. Of this amount, 4.8 billion or 90% is due for disposal at so yun, ibebenta na yung 90% na yon. And of ROFAs and NPLs through an SPV in 2006. Dito ngayon papasok si Lehman Brothers. Okay. Pumasok po si Lehman Brothers, sila bulk sale, kumbaga presyong dibisorya. Binenta po ito ng bultuhan
Okay, at natalo po ang ating DBP sa sale nito ng 42%. 42% po. So, almost half, 5 million lang mahigit ang binayaran ng Lehman Brothers sa bulk. Tapos, dahil lang sarap pa ang Lehman Brothers, lalo pang natalo ang DBP. Nagbalik sila ng mga assets. Hanggang yun na nga. Ang bumalik na lang sa gobyerno ng Pilipinas ay mga nasa 2 billion something. Ang problema po dito, mga Tabercats, ay ito. Si Atienza, okay, umepal to si Atienza. Sabi ni Atienza, House Deputy Speaker Jose Atienza threatened to move to terminate the hearing, saying lawmakers should first show proof of irregularity before conducting any proof. Kung meron kayong pruweba, ituloy natin. Kung wala naman tayong pruweba, huwag nating aksayahin ang panahon ng Kongreso sa mga aligasyon na wala namang dokumento, sabi ni Atienza. Ayun na. Nagsalita na ang Chuwariwap ng ABS-CBN ng Lopez Group. Eto na. Congresswoman Bautista. Saan ba 'yun? Nailagay ko ba 'yun? Wala. Hindi ko nalagay yung article tungkol kay Congresswoman Bautista. Pero si Congresswoman Bautista, isa dun sa mga naunang nagsabi na ibigay niyo sa amin ang mga dokumento na kailangan naming basahin. Ano po ang sinabi ng Lopez Holdings nung humingi ng dokumento ang ating kongreso? Ano sabi nila? We cannot submit at the moment because of the COVID restrictions to submit any documents that may be needed by the committee. Hindi, di ba? Lumulusot. However, any document that will be required, we will endeavor. Kumbaga, titingnan namin yung mga dokumento kung nandyan pa. Kasi 10 taon na ang lumilipas. 10 taon na ang lumipas, so baka hindi na namin makita yung mga dokumento na yan. Si Terona, yung COO nga ng Lopez Holdings, tsaka hindi na sa amin ang Maynila tsaka Bayantel. So, baka wala na kaming papeles tungkol na. Eh, lulusot. Hanggat may ilulusot, ilulusot. Hindi ba? Ganun po talaga yon. Ganun talaga sa lahat ng mga hearing. Ganun po talaga yon. Hanggat may ilulusot, ilulusot. So, sinusubukan po nila ngayon itong ilusot. At, same script with DBP. Dapat i-force na yan. Sabi ni Learn with Teacher Jen. Actually, yes, yun nga rin ang sinabi ng DBP. Yung hahanapin daw nila yung papeles. Kasi matagal na nga raw. Pero mga Tabergat, sabihin na po natin na mailulusot nila to ng DBP. Nakaka-disappoint naman sa DBP. 1.6 billion, palalampasin nyo lang ng ganun. Ano kayo? Para kayo hindi bangko ah. Para kayo hindi bangko. Kami nga, pag maliit lang kami ng bayad sa mga amortization ng mga bahay at kotse namin eh. Kinukuha nyo yung titulo, hinahatak nyo yung mga sasakyan namin. Si ABS-CBN, 1.6 billion, palalampasin. Tindi rin eh. Iba kayo, iba. Pero, let's say, sabihin na po natin, sabi ni Lenny Fermin, sorry, pwede isumpi na mga docs. Pwede naman po, pwede po isumpi na yung mga. Kaso, this is a hearing in aid of legislation. Hindi po ito criminal hearing. Hindi po ito court hearing. So, kapag sinumpi na po nila ito, baka mas matagalan or baka pwede rin, baka hindi mag-apply yung pagsusumpi. Unless magka-file ng kaso ang Kongreso sa ABS-CBN. So, let's say, assuming, no, dagdag pa nga ito eh, dagdag pa to sa mga penalties na meron ng ABS-CBN, no? Punta, balikan natin itong balita noong July 2020, kung saan ang ating pong mga congressmen ay nagpo-propose na bigyan ng penalty ang ABS-CBN dahil sa paggamit nila ng TV Plus na umaabot ng 1.97 trillion. Trillion na ang usapan dito. So may 1.6 billion sa DBP,
may 1.9 trillion sa NTC. NTC naman. Dahil sa paggamit nila ng TV Plus. Kasi po, mga topper guys, ang bilangan po nun kung gaano karaming nabenta, may penalty. Tapos meron pang mga iba-iba pang penalties dun sa pag-violate nila ng temporary restraining order, etc. etc. So marami pong sabit-sabit po yan. Marami pong sabit-sabit yan na kaso. So, in total, sabihin na po natin may utang na mga 2 to 2.5 trillion. Almost 2 trillion pala na utang ang ABS-CBN sa Pilipinas. Almost 2 trillion. Antindi, no? Antindi. Antindi ng ABS-CBN. Kailangan talaga nilang ilusot to. Kasi mga topper guys, pag hindi nila nailusot to, wala na silang negosyong babalikan. Ang laking tama nun sa budget, 1.9 trillion. Pero yun nga mga topper guys, ang problema din po kasi dito, eh merong mga kakampitong ABS, eh merong kakampitong Lopez Group sa Kongreso. May kakampi. Ang hirap po talaga pag merong kakampi. Pag meron dito na kumukot, imagine si Atienza. All of a sudden, biglang babanat na, bakit? May dokumento ba kayo? Hindi, wag natin tuloy ito. Wala pala kayong dokumento eh. Imagine. Kano kayang pinayo? Sulit. Mukhang sulit na sulit ah. Mukhang sulit na sulit ang bayad. Anyway. Sana po mga topper guys, no, itong mga ganitong klase ng karakas eh matigil na kasi hindi talaga na hindi natin deserve 'tong mga ganitong klase ng karakas eh, galing sa ating kongreso. Mga topper guys, alauna na. Napapasarap na ako ng kwento ngayon. Dati 1 hour lang tapos 1 hour and a half. Tapos ngayon 2 hours na. Diyos ko, nakakatakot baka mamatay in 3 hours. But anyway po mga topper guys, maraming pong salamat. Umabot po tayo ng mga 1000 plus tonight. Thank you very much po for your support. Bukas po mga topper guys, magpapa-shoutout ako ulit. Okay? Nagkataon lang kasi yung tagal na, napatagal yung video. Pero bukas po magkakwentuhan po tayo muli. At mga topper guys, maraming po salamat sa inyo po support. Don't forget, kung first time nyo po sa aking channel, please click subscribe. At ang notification bell po, all notifications. Pakishare po yung aking mga replay na ina-upload po every after live. Ay, pakishare po yan sa inyo po mga friends, family, sa inyo po mga Facebook, Twitter, Instagram, kahit ano pa. Tulungan nyo po akong ikalat ang word. Let's help, please help me spread the word about the administration side of current events. Kasi marami na nagkukwento nung ano, mga contra-admin. Tayo naman yung pro-admin. Okay? So mga topper guys, marami pong salamat sa mga OFWs po ngayon. God bless your work. Sa mga nasa Pilipinas po, God bless your rest. I'll see you tomorrow, 11 p.m. on our next Coach Jarrett Live here on YouTube. Bye everyone. See you tomorrow.